Good morning mga ka-perpies! So today is Thursday, it's 6:30 a.m. and today naka-schedule yung ating first dose ng vaccine na kailangan natin para panlaban sa COVID-19 pandemic na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. So almost 2 years na nananaranasan natin itong pandemic and it's time para magpa-vaccine tayo. And kinailangan ko ring mag-file ng leave para dito sa vaccination process natin para makapagpahinga na rin ako before and after the vaccination program. So today, samahan niyo ako sa aking journey kung paano ba yung magiging process ng vaccination, kung magiging mabilis ba, and ano yung mga mararamdaman kong effect after. Kasi sabi nila, di ba, may mga after effect daw yung vaccination. Kung may mararamdaman ba ako or wala. Kasi sabi nung iba, depende daw sa response ng katawan natin, yung absorption ng vaccine na ituturok sa atin. So, wala pa akong idea kung anong brand ng vaccine yung i-inject. Pero, malaki yung possibility na Sinovac kasi since yun yung maraming stock or yun yung maraming production na ipinarelease sa Pilipinas. So, yun. Samahan niyo ako sa aking journey, mga ka-perpies. Bye! So, ang first part ng journey natin para dito sa vaccination process today is yung pagkain ng full meal. Kasi advice ng mga nakapagpabaksina sa office namin na dapat daw bago tayo pumunta din sa vaccination site, full meal na tayo para maganda yung response ng body natin once na ma-inject na yung vaccine sa katawan natin. And syempre, since sila yung first-hand experience, so, iti-take natin yung advice nila para sa atin din naman. Para mabilis natin or maganda nga yung response sa body natin. So, tara! Let's go! Let's eat! Ka-perpies. So, ayan, nakauwi na po tayo dito sa condo namin dito sa Pasay. And tapos na po yung first dose ng ating vaccination. So, yes, first dose vaccinated na po tayo. So, yung journey ko dun sa vaccination process is dumating kami dun sa site mga around past 10 a.m. dun sa vaccination site which is sa Abis or sa Andres Bonifacio Integrated School located sa Mandaluyong. Yes, sa Mandaluyong po tayo nabigyan ng chance ma-vaccine na ng first dose. So, yun po. So, pasok po tayo sa A4 category or yung mga private sector employee na nagwa-work outside their home or yung mga essential workers. So, dun po tayo pumasok na kategory, kaya po tayo nabakunahan. So, yung process po na nangyari dun is syempre, pagdating po namin dun sa area, nag-intay po kami ng ilang minutes bago po makapasok dun sa vaccination area. Tapos, yun po, binigyan po kami ng form para mag-register. Pero pre-registered na po kami bago kami pumunta dun. Tapos, pinapunta po kami sa screening area, which is tinatanong po dun kung may mga comorbidities po ba kami, may mga prehistorical chuchu background or ganun, or kung may illness ba kaming nararamdaman before, or kung nagka-COVID ba kami before, ganun, para makapasa ka dun sa screening area. So, nakalusot naman po tayo sa screening area kasi may healthy naman po tayo. So, after nung sa screening area, is dun naman po kami nagpunta sa waiting area, which is dun ko po kami nag-abang bago po kami mabakunahan. Then, next step po is yung vaccination area, which is ito yung nangyari sa akin during the vaccination process period. Ito po. So, ayan. Dyan sa process na yan, actually, pag upo ko dun sa upuan, dun sa vaccination area, hindi ko pa expected na dun ako tuturukan ng karayom. So, hindi ko na-on agad yung video and medyo
nanginginig ako that time kasi parang kinakabahan din ako dun sa ituturok sa akin. And yun, madali lang naman din siya na ipasok or na iturok. Kaya medyo hindi ko rin ramdam yung karayom na naiturok. So yun, good naman tayo. Tapos after naman dun sa vaccination area is tendo naman kami nag-wait sa observation area, which is nag-intay kami ng 10 minutes and in-observe namin kung may mga mararamdaman ba kaming after effect after nung vaccine. So tawag dito. So luckily wala naman kaming naramdamang any symptoms after namin mabakunahan. And yon, nag-proceed na kami dun sa photo op booth kung saan yon nagpicture-picture kami ganun na proof na vaccinated na kami for the first vaccine, for the first dose. And time check ulit, it's already magto 2 p.m. and almost magto 2 hours na rin after namin mabaksinan. And as of now, wala pa naman ako ganun nararamdaman na after, ang tawag dito, na side effect nung vaccine. Meron lang konting parang pamamanhid or may kirot dun sa vaccination area na tinurukan, which is dito sa bandang dito. Hindi ko pa maipakita muna kasi hindi pa ako nagpapalit ng damit. So yun, may konting kirot lang and parang mabigat sa pakiramdam. Pero sana yun lang yung maramdaman kong effect. Wala na yung mga lalagnatin ka, yung parang haantukin, manghihina or something na ganun. Sana wala na. Sana yung bigat na lang ng pakiramdam dito sa may area to kung saan ako tinurukan. Sana yun lang. And update ko na lang siguro ulit kayo mamaya if ever na may maramdaman akong anything yan dun sa vaccination area or sa katawan ko kung may something ba after nung vaccination. So yun, later na ulit and magpapahinga po muna ako mga ka-purpies. Bye! So ayan, good morning mga ka-purpies. So almost 18 hours na since nabakunahan po tayo. And as of now, wala pa naman pong malalang adverse effect yung nararamdaman ko bukod po dun sa pananakit po nung sa may vaccination site at saka yung konting kirot at bigat dun sa dito, sa bandang to, sa part na to. So yun, sana magtuloy-tuloy na ganun lang yung effect na maramdaman ko. And hopefully, after ilang araw, okay na ulit yung pakiramdam ko dito sa may bandang Paso. So yun, later ulit, siguro after mga ilang oras ulit, check ko ulit yung pakiramdam ko. Bye! Hello ulit mga ka-purpies. So ayan, more than 24 hours na tayong nabakunahan and as of now, same pa rin naman yung nararamdaman ko dito sa may vaccination area. And luckily, yun lang naman po yung nararamdaman ko. So siguro depende na lang talaga sa lakas ng immune system mo yung pag-absorb ng vaccine. And since medyo healthy naman po tayo, so siguro kaya ganun lang po yun na-feel natin. Hindi po kagaya ng iba na nilagnat pa sila, sumama yung pakiramdam, and etc. Ganun. So sa akin naman po, yung adverse effect lang po talaga na nangyari after ng immunization is yung naramdaman ko po yung bigat nitong sa may shoulder ko. At dun po sa area ng pinagturukan, medyo makirot po. And that ends our journey for our first dose vaccination, mga ka-purpies. So samahan niyo ulit ako sa July 22, which is yung binigay na tentative date para sa second dose, para masabing fully vaccinated na tayo. Bye-bye! Mag-ingat kayo palagi!